Long time no see. So, ito na ngayon ang inyong lingkod, Fernand Lagda Sitin. So, ito po, update ko lang po kayo sa aking kalagayan ngayon. So, I'm 100% okay na mga kabady. So, ngayong araw na ito ay magjujuti na po tayo. So, tapos na po ang aking lagnat. Trangkaso lang naman yan mga kabady. So, pag magtrangkaso kayo, trangkaso talaga. So, alam nyo may yung trangkaso. No? Noon pa man ay nawawalan tayo ng panlasa. Sumisingaw ang init sa ating mga mata. So, kailangan lang ng pahinga mga kabady. So, ito na yung lingkod ninyo. Pinahinga ako ng doktor doon nung nagpa-swab test ako. Sabi, magpahinga ka. So, nung tinawagan ako, sabi, kamusta na kung may lagnat? Sabi ko, madam, okay na. Wala na akong lagnat. Ah, okay na yan. Magpahinga ka na lang. Tsaka, yun nga. Pag nagpa-swab test ka daw, nagpa-swab test ka dito, quarantine ka talaga ng 14 days. So, yun. Nagpahinga ako dito, okay na. Pero may konting ubo pa. Yun, siyempre. Uso na ngayon yung ubo. Kahit sino, may, kahit saan, may inuubo naman eh. Yun lang. So, ito na po inyong Fernand Lagda City. Okay na po. Makapag-duty na po tayo. Back to normal na po tayo. So, pag matrangkaso, trangkaso talaga. Yun naman yung trangkaso talaga eh. Hawa-hawa din yung trangkaso na yan eh. Simula pa noon eh. Uubusin din talaga kayo niyan eh. Pinauso-uso lang yung ano na yan eh. Kalaban na yan na sinasabi nyo eh. Pagka lagnat, ano kagad? Ganun kagad. Yun ang mahirap dyan kasi negosyo din pala talaga yan eh. Tapos, pagpa-swab test ko doon, may kasabayan akong kapwa nating Pilipino doon. Wala naman daw sa naramdaman, pero ano siya? Plus siya, plus. Alam niyo na ibig sabihin ko anong plus, positive. Positive siya. Eh, wala naman daw sa naramdaman. Oh, ano ngayon? Maniniwala pa ba kayo sa ano? Sa swab test? Eh, yung iba doon, wala naman naramdaman, nagpa-testing lang, positive. Ano ba yan? Sabi. So, minsan parang hindi na naniniwala. Hindi na tayo maniniwala sa mga test-test na yan eh. Nila eh. Kasi doon pa lang sa isang kababayan natin. Nagpa-test siya. Hindi ko lang alam kung uuwi ba siya o ano ka. Bakit siya nagpa-test. Wala naman daw sa naramdaman. Nararamdaman. Positive daw siya. Yun ang pinagtataka niya mga kabady. So pag nagtrangkaso ka, kunting lagnat lang, pag nagpa-swab test ka doon, talagang asahan mo positive ka. Kasi kunting trangkaso lang i-declared na eh. Declared na nila na positive, kaya dagdag sa lista nila. So negosyo talaga kasi gamot ang gamot nila. Mainom mo yung mga gamit nila, mga face mask, lahat gastos, grabe no? Negosyo talaga din talaga. Trangkaso, normal lang naman pala talagang trangkaso eh. Trangkaso sa bahay, nakakaano naman talaga ang trangkaso eh. Pagkatapos ng isa, isa naman sa loob na, sa obserbaran nyo noon sa loob ng bahay. Pag matrangkaso isa sa pamilya mo, lahat kayo uubusin din. Tapos mawawalan ka rin ng gana ng pagkain. Mawawalan ka rin ng panlasa. So trangkaso lang 'yan. So gawa-gawa, ginawa lang 'yang pangalan na letter C na 'yan para mabago naman ang ano ng mga tao. Yan 'yan. So wag na kayong wag na kayong magpanik kung mayroon kayong magpositive kayo diyan o ano eh, normal lang yan, trangkaso, basta
banat kayo kagad ng ano, kung gusto niyo minom kagad ng gamot, inom kagad kayo ng gamot, banat kayo ng marami. At saka maraming salamat pala sa mga concern at nagmamahal sa akin, nag-advise, lahat at lahat na hindi ko na kayo isa-isahin, marami po kayo nag-advise na mag-inom ng maligam-gam na tubig na may asin, mag-inom ng lemon na may ginger, tsaka may honey, may tsaa. So maraming salamat lahat po yon, ginawa ko po lahat ng mga sinasabi nyo. Tsaka kung hindi nauso itong kalaban na ito, normal lang itong sakit natin, trangkaso, lagnat, trangkaso, yun ang pinaka mabigat dyan, trangkaso, yun. Para mawala na yung trangkaso na yan, pinalitan nila ngayon ng ganyan, para maiba naman yung style, kumbaga, punta ka doon sa hospital, magpas, test ka kumbaga, tapos pagdating doon, positive ka, yun. So yung gamot nila, yun ang iinumin mo ngayon. Pwede naman maano lang sa loob ng bahay, ginom ka lang ng mga herbal o ano, kung normal na gamot, mawala na lang naman. So yun po, number one po na ano, manalangin talaga tayo lagi tayo manalangin. Kasi kahit gaano tayo, kahit araw-araw tayo nagkagawa ng mga kasalanan, hindi pa rin tayo pinababayaan ng mahal ng Panginoon. So, dyan pa rin siya. So, panalangin ang number one na sandata. Panalangin at basta gawin ang tama na pag-inom ng mga ano, ng gamot. Kung pinapainom ng gamot, inom. Tsaka magbanat din sa herbal lang, kasi inam mo sa ibang country, herbal lang naman sila, okay lang naman. So yun guys, ito na po si Fernand Vlog the City nyo, okay na po ako, don't worry na po sa inyo lahat, at maraming salamat sa mga nanlangin na ako'y gagaling. So ito na po, dahil na natagalan na ako mag-upload, dahil yun nga, gusto, ayaw ko lang mag-upload na nagpapahinga ako dito sa kwarto. So dahil tapos na yung ating quarantine, pwede na tayo sa ano, mag back to normal na, kasi walang kita walang kita mga kabady. Ayun lang may mga mababait pa rin tayo mga kababayan, parang kapatid na rin mga touring sa atin. Binibigyan tayo minsan dito ng pagkain. So, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon kahit sa kabila ng lahat ng mga kasalanan natin, araw-araw. Mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. So, kahit nagagawa tayo ng kasalanan, huwag natin siyang kalimutan lagi na tawagin. Yun lang po. At, yun lang po. So, pag nagalagnat na kayo, banat agad kayo ng mainom nyo. So, huwag nyo nang isipin na ano kayo, na kinakabahan kayo o magpapapanik kayo. Wala na yan. Normal lang naman yan. Trangkaso lang yan. Kung sa ano pa, kung di lang dumating yung pinauso, yan ang kalaban na yan, na pangalan ng kalaban na yan. Hindi yan nagaganyan tayo. Yung iba nang sisisi pa. Ba't sila magsisisi? Ang trangkaso. Kahit saan naman, pwede mo naman makuha yan kung trangkaso. Kung may kasama ka sa ano, nagtatrangkaso. Ba't mo sisihin? Normal lang naman yan na talaga matrangkaso ka pag may katabi kang ano, nagtatrangkaso. Lahat kayo dyan sa loob ng bahay, pwede kayong magtrangkaso lahat, sunod-sunod yan. So, huwag kayong magsisisi sa ibang tao dahil sa kanya, nagkaganito ka rin. Huwag kayong magsisi. Ang number one dyan na gawin nyo, manalangin,
at gawin yung tama na pag-inom sa gamot at magpahinga, yun. Hindi namang sisi pa kayo. Dahil sa kanya, nagkaganito rin ako. At kailangan mo pang isisi kung isip-isipin, itrangkaso lang yan. Normal lang yan. Pinauso lang yung kalaban, ng pangalan ng kalaban na yan para mapag, ang mga iba dyan, maiba na naman ang tawag dyan, trangkaso na yan. So, yun lang mga kaibigan. Huwag po kayong magsisi kung sino sa katabi ninyo, sa kasamahan nyo, sa katabi nyo sa bahay, katabi nyo sa kwarto. Kung nagkasakit, tulungan nyo, hindi nga iwas-iwasan nyo. Hindi na lang mag-pismas kahit sa magka-gloves. Kayo mag-iiwas. Tao din yan. Hindi na mag-distancing lang. Pero kung pinapakita mo talaga na iniiwasan mo, tapos ano pa, sisihin mo pa siya dahil sa kanya kung nagkalagnat ka rin. Dahil sa kanya, normal lang yan, trangkaso, makaka-ano talaga yung trangkaso. Pasa-pasa talaga yan, mula noon pa. Pwede nga rin na mawalan ka rin ng panlasa yung trangkaso na yan. Saka grabe ang lagdat mo dyan. So, yun lang mga kabady. So, update, yun, ito po yung ngayong araw na ito. Ay, papasok na po ako para magtrabaho. Pero mga kasamahan ko doon, mag-ano daw ulit, mag-test, swab test daw ulit ako. Ayun po. May doktor na nga nagsasabi, pag wala ka ng lagnat, hintayin mo na lang yung ilang araw ka na pinapaisti sa kwarto. Pwede ka nang lumabas pagkatapos. O, yun. Pwede okay na. So, maraming salamat sa inyo mga kabady sa panalangin, lahat sa naghihintay isang update sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Huwag na po kayong mag-alala at okay na po ang inyong Fernand Blagda Sitin. Nagsasabing kung bago ka pa lang sa aking napadaan ka pa lang, kung bago ka pa lang napadaan sa aking channel, okay, hinihingi ko ang iyong like, subscribe at i-click na rin ang bell notification para update po kayo sa aking next video mga kabady. So, bye-bye and maraming salamat. God bless all. Peace be with you.